Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakakaawa naman si Chang Susan. Isa na namang malapit kay Annalyn ang dumadaan sa isang matinding pagsubok. Paano matutulungan ni Annalyn si Chang Susan kung ayaw naman ipaalam ni Chang Susan ang sakit niya? Abangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Nangyari na nga ang dating game. Ang tanong ay tungkol sa breast cancer para sa isang lalaki. Bahagi sa programa ng Awareness for Breast Cancer. Simple lang ang mga sagot ni Lynette. Kahanga-hanga naman ang mga sagot ni Moira dito. Nagpakitang gilas talaga siya para siya ang piliin ni RJ. Umaasa talaga siyang magugustuhan siya ni RJ. Pero sa kabila ng magandang sagot ni Searchy number 1, ay mas marami pa rin ang magagandang sagot na naramdaman mula sa puso si RJ mula sa Searchy number 2 na si Lineth. Mas marami pa rin hinahangaan si RJ sa Searchy number 2. Nakikita niya ang bawat reaksyon ng mga team ni Lineth sa audience. Nagsisigawan sila at masaya sila kapag si Lineth na ang nagsasalita. Samantalang iilan lang ang sumusuporta kay Searchy number 1. Dito ay nahahalata na ni RJ kung sino ang mga tao sa likod ng mga searches. Hindi niya kasi makilala ang mga boses nila dahil binago ang audio mula sa microphone ng mga babae. Nang matapos na ang lahat ng tanong, kailangan na pumili ni RJ. Umaasa si Morgana na siya ang pipiliin ni RJ base sa mga sagot niya na binigay. Kinikilig-kilig pa siya. Si Lineth naman ay simple lang. Ayos lang sa kanya dahil hindi niya talaga ginalingan ang sagot niya para ibigay kay Morgana ang pagkakataon na manalo. Pero nung sinabi na ni RJ ang napili niya, ito ay walang iba kundi si Lineth pa rin. Nagulat si Morgana. Hindi niya matanggap. Nagsisisigaw siya at nilait pa si Lineth na babaeng malandi. Sinaway siya ni na Doc Ray at Caitlin. Ilang sandali ay nag-walk out na rin si Morgana. Napatingin ang lahat kay Morgana. Dahil parang nabuhay na naman si Moira sa katauhan niya. Para siyang si Moira kung umasta. Nanggaling na si Chang Susan sa East Ridge. Alam na niya ang sakit niya. Pabalik na siya sa Apex pero nakasalubong niya si na Apo. Nakilala ni Apo si Chang Susan. Binati naman ni Chang Susan si Apo. Napansin ni Apo na mukhang malungkot si Chang Susan. Sabi ni Apo, "Anak, pwede ba kita mahipo? Napansin ko na malungkot ka." Nakatitig lang si Chang Susan. Hinayaan niya na hawakan ni Apo ang kamay niya. Sabi ni Apo, "May nararamdaman ka ngayon. Isang sakit. Hindi biro ang iyong sakit. Kailangan mong pagtuunan ito ng pansin at huwag baliwalain." Biglang nagulat si Chang Susan. Hindi pa siya nagsasalita pero ayaw niya aminin kay Apo na may sakit nga siya. "Apo, maayos po ako. Wala po akong sakit." Nagsalita ang apo ni Apo. "Lola Susan, kung ano man po ang nakikita ni Apo, lahat po yun totoo. Sinabi niya po na huwag niyong baliwalain ang inyong sakit. Sana po kung ano man po ang nararamdaman niyo ngayon ay maipagamot na po niyo agad para hindi na po lumala. Huwag po kayong mag-alala. Mababait naman po ang mga taong nagmamahal sa inyo. Kilala ko po ang apo ninyong si Doc Annalyn. Malinis po ang puso niya. Alam ko po hindi kayo pababayaan." Naiiyak na si Chang Susan. Pero pinipigilan niya. Sabi niya, "Ano ba? Wala ito. Masama lang talaga ang pakiramdam ko ngayon. Ngayon lang naman ito eh. Pero iinom na ako ng gamot. Hindi ito malala. Kayang-kaya ko to." Nakatingin si Apo sa kanya. "Ipagdadasal kita. Ang sinasabi ko sa iyo, huwag mong babaliwalain ha. Magpapagamot ka." Tumango na si Chang Susan. "Opo, Apo. Aalagaan ko po ang aking sarili. Sige na po. Babalik na po ako sa ospital. Magkita na lang po tayo doon." Tumalikod na rin si Chang Susan. Umiiyak siya habang nakatalikod sa kanila at naglalakad papalayo. Dahil naman sa pagkapahiya ni Morgana sa dating game, nagagalit na naman si Madam Chantal sa kanya. Sinesermonan siya. Nag-usap sila ng masinsinan. Nagrereklamo si Morgana. "Nakakagigil talaga yung Lynette na yan. Nung si Moira pa lang ako, masyado na siyang pabida. Palagi na lang siya ang napapansin ni RJ. Hanggang ngayon pa ba naman na isa na ako Morgana, si Lynette pa rin ang nakikita ni RJ? Hindi na ba talaga ako mananalo sa kanya kay RJ?" Nakasimangot si Madam Chantal kay Morgana. "Ikaw naman kasi, bakit mo pa ba naman naisipan na sumali-sali pa dyan?
Ikaw na nga ang may sabi na ang chief ng mga sumasali. Pero ikaw pa ang nag-volunteer na sumali para mapalapit kay RJ. Kasalanan mo yan. Bakit feeling mo pipiliin ka ni RJ over Lynette? Sabi ni Morgana, Mama, hindi naman nakikilala ni RJ ang boses namin. Nagpapaawa lang naman si Lynette sa mga sagot niya at yan ang palagi niyang ginagawa, ang magpa-victim. Napaka-unfair naman nun. Dahil lang sa awa, kaya siya nanalo. Hindi ko napigilan magalit sa kanya eh. Napaka-arte niya. Ang galing niyang magpaawa. Para sa kanya mapunta ang simpatsa ni RJ at ng mga audience. Ang sama tuloy ng imahe ko sa malanding babaeng yun. Nakakainis, sabi ni Chantal. Hindi reason yun. Sabihin mo nararamdaman ni RJ na si Lynette ang nagsasalita. Si Lynette ang gusto niya eh. Wala tayong magagawa. Now, if it bothers you na nauungusan ka ni Lynette, edi bumawi ka sa laki ng Apex. Talunin mo siya. Gamitin mo ang kapangyarihan mo sa Apex. Napatingin ng seryoso si Morgana. Meron na naman siyang ideya na pagpaplanuhan niya. Sa kabilang banda, nagulat sina Giselle, RJ at Lynette sa kinilos ni Morgana nung matalo siya ni Lynette. Sabi ni Giselle, grabe si Morgana, no? Ang samari ng ugali. Parang kapatid niya. Kaya hindi mo iisipin na hindi siya si Morgana dahil pareha sila masama ang ugali. Alam nyo, palagay ko, Morgana's owning a big share sa Apex is a good thing kasi mapipilitan siyang pumunta sa Apex. Nang mas madalas, nakikita natin siya, mas marami tayong malalaman sa kanya. Tumango-tango si RJ at Lynette, sang-ayon sila pareho sa sinabi ni Giselle. Sabi ni RJ, kahit naman hindi malaki ang shares ni Morgana, nakakapunta naman siya rito araw-araw dahil sa mami niya. Naaalala ko lang talaga si Moira sa kanya. Para talaga siyang Moira version 3.0. Sabi ni Lynette, mabuti na lang RJ at naramdaman mong ako si Lynette, kaya ako ang pinili mo. Sagot ni RJ, of course, kahit baguhin mo pa ang boses at hitsura mo, makikilala at makikilala kita. Napangiti naman si Giselle. Nasa ospital na si Apo, dinalaw niya ang isa nilang pasyente. Si Annalyn naman ay day off, pero nagpunta pa rin sa ospital si Annalyn. Nakita ni Apo si Annalyn. Apo, salamat sa iyo ha. Kahit naka-day off ka, talagang dinadalaw at sine-check up mo pa rin ang mga pasyente mo. Sagot ni Annalyn. Opo naman po, hindi lang po isang trabaho ang pagiging doktor. Ito po ay passion namin at may malasakit po kami sa mga pasyente namin. Obligasyon po namin na silipin sila sa oras-oras. Hinawakan ni Apo ang kamay ni Annalyn. Salamat Apo ha. Biglang may nakitang pangitain si Apo. Apo, may nakikita ako. May isang taong malapit sa iyo. Nangangailangan ng tulong. Natatakot siya. May mga maling desisyon siyang gagawin kaya kailangan gabayan mo siya. Kinakabahan si Annalyn. Nagtataka siya. Apo, talaga po? Sino po ang taong niya na malapit po sa akin? Ano pong kailangan niyang tulong? Bakit kailangan niya po ng tulong? Sabi ni Apo, magmasid ka sa paligid mo. Isa siyang lubhang nangangailangan ng karamay. Magulo ang isip niya dahil sa nararamdaman niya. Sana makita mo siya bago pa mahuli ang lahat. Sabi ni Annalyn, Apo, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Kung makikilala niyo po siya, pwede po ba sabihin niyo na po sa akin? Kinakabahan po ako sa inyo eh. Si nanay po ba yan? O si tatay? Sumagot si Apo. Buksan mo ang mga mata mo. Makikita mo rin siya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang apo ni Apo na nag-aalalay sa kanya sa paglalakad. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At makita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.